Hello and good evening sa inyong lahat mga ka-Arky, and welcome sa isa na namang live stream dito sa ating YouTube and Facebook page. And hello, hello everyone. I hope ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Kamusta Marion? Kamusta Renzi? Kamusta Jendy? Ayan. Hello, hello. Good evening mga ka-Arky. Ayan, balance tayo ngayon. Balance yung square ngayon, 4, di ba? Ayan. Good evening, Sir Fit, Sir Renzi, Miss Jendy at sa ating mga ka-Arky. Okay naman ang week ko. At kaninang umaga ay may nag-iikot na at nangangampanya. Kasi barangay election nga naman pala sa puso na yung mga jingle-jingle, di ba? Jingle-jingle. Oh, kumita na naman yung kapitbahay namin. Kasi ano yun eh, yun yung sideline, no? Tagasulat ng campaign jingle. Maganda nga na passive income kasi kapag ni-reuse yung kanyang jingle, meron daw siyang nasisingil na royalty doon sa mga konsehal, tsaka yung mga whoever na nagre-reuse, mga barangay captain na nagre-reuse ng kanyang mga jingle. Sabi ko, oh, okay na ano yan, okay na passive income yan. Royalty income, di ba? Nga, interesting, di ba? Interesting. Oh, mga ka-Arky, mga musical inclined dyan, oh, baka pwede niyong magamit sa mga jingle-jingle. Tama, tama. Nako, kamusta, Jendy? Ang ganda okay ng background mo ngayon, ah. Oo nga. Oo nga, parang canvas. Parang canvas. Hindi, ano po, tawag ito, ano, totoong wall na. Kasi ano po, medyo iniikot na ng paunti-unti kasi nga po, nagpe-prepare na rin sa, ano, sa delivery. Yan. So, parang last video, nabanggit ko rin po na yung mga gamit din, nire-ready na din namin. So kaya mga ka-Arky, alam nyo na, pag biglang absent ako, ang pahaba, yun na yun. Ay, by the way po pala, shoutout po kay Jay-Z. Kasi kanina, binisit ko yung kaka-Arky Jay-Z, no, nag-visit, first time ko kasing ma-visit yung Uniqlo dito sa Marikina. Sabi ko, baka may something different, baka may iba. Pumasok kami nung anak ko, tapos sakto din, kasi growing na din siya. Ano, sabi ko, kailangan natin pumili ng bagong t-shirt or mga skirts and shorts. Tapos, si ka-Arky JC, siya pala ay team replay. So, papanoorin na ulit yung replay. Sabi niya, tinanong niya kung ako daw po ba yung nasa Wealth Arky. Sabi ko, oh, ka-Arky So, kaya ano. Nakilala ka. Opo, wow, yun. Famous. So, nakita niya yung malaki kong chan kanina. Tsaka yung panganan ko, na-meet na rin niya. So, yan. Shout out kay JC. Tsaka ano, hindi ko nakuha yung name nung ano, kasama niya kanina kung ano, girlfriend niya or wife niya ata yung kasama niya kanina. So, hello din. So, ayan. Yun lang naman po. Shout hello. Out. I promise ko sa kanya mag-hello ako sa live natin ngayon eh. So, hello, ayun. Ayun kasi yung ano po, wala namang kasama bago. Kasama si Beyonce, si Jay-Z. Jay-Z. Baka si Beyonce pala yun. Yung kanina. Oo. So, yun. So, wala namang po bago. Uniqlo pa rin siya. Pero pumili lang kami ng gamit, no? Ng panganay ko. So, yun. Yun lang po. Ciao. Good evening po sa lahat. Masarap mag-shopping sa Uniqlo. Life. Sa Uniqlo din ako madalas bumili. Opo. Ano. Teka, babae, Jen, di ba? Baby girl. Tama, baby girl. Girl ulit po. magtitingin ako dito kung may mga nakalakhan. hindi kasi yung mga nakalak kasi dalawa yung girls ko, 'di ba? Isang 13 saka isang ano, isang ito to na patungtong. Limutan yung age. 9, isang 9. So happy yung Father's mga Day. Nakalakhan, tingnan ko kung meron pang mga ano diyan kasi 'di ba? Sayang naman. Saka magaganda yung ibang damit kasi yung iba galing pa ng States, ganyan, padala ng mga in-laws. You know, so sige, tingnan ako dito kung may mga ano pa. Ayan. May nandito pa. Thank you po. Ayan, meron tayong mini baby shower. So mga ka-Arky ha, o ang inyong mga ayuda makakatulong sa pang baby shower. Dapat meron tayong baby shower ayuda. 'Di ba? Sa ating ka-Arky. Pwede tayong mag-ano. Ano? Pwede tayo mag-topic tungkol sa ano, yan, preparing for po. A newborn baby. Saka preparation. Oo nga. Siguro after na lang ng November 1, after ng araw ng mga patay. Tama po. Mag-invite tayo ng, ano, ng pedia, no, Renzi? Ah, yes. Pwede. Oo. Pwede. Wala na nga po kong idea kung magkano na ang dapat pinipre. Ay, si Marion medyo updated pa sa prices. No? Kasi si yung panganay ko kasi 7 years old na. Dati kasi parang 3,000 to 4,000 every month yung vaccine eh. So, ewan ko lang ngayon. Hindi ko na alam magkano.
I-invite so, natin si ano, si Doc Carl, no, Renzi. Mas mahal, ayan. So dapat po meron tayong ma-invite nga. Oh, update, dapat may matrix tayo, no. Parang the cost of ano, of having a baby. Ayan. On the ano, lalo na yung ano ba, medical side kasi usually yun yung hindi masyad, hindi yun yung madaling i-compute, no? Yeah. So yung mga bakuna, mga check-up and all right. of those things. Mga diaper, yung mga gatas, kung sakali, di ba? Para na nga po ang price ng diaper eh. Ah, ganun ba? Para ano, para, ba ngayon? Pero hindi naman masyado. Para yung mga ano, tawag nito, para yung mga mapupusok dyan. Ganun na, para yung mga mapupusok dyan, eh, magdalawa tatlong isip. Di ba? Dapat ano, no, Sir Renzi, dapat may 6 digits na nakaabang. Pag, ano, diba? Mahal na rin lalo, lalo na pagka CS, iba na po ang price pala talaga ngayon, ano? So kasi yung last ko 7 years old na eh, so inflation adjusted din siya talagang 6 digits na, ayan. So, yeah, at saka yung mga like for example, pwede rin two-part series eh. Or we can make something kasi like for example yung wife ko, she was with ano, yung ano to, yung mga cloth diaper. Actually para kang ano, para well on the long run ano siya, mura siya, parang efficient. Offhand parang at the onset mahal, mga 2,000-2,500, but that was like 9 years ago, ha. Ewan ko na lang ngayon, right? Of course may laba-laba pa niyan, etc, pero yung kung i-spread mo kung magkano yung 2,000 over the number of years and months and weeks, parang lumalabas nung kinumpit ko, mas mura siya kaysa yung diaper ka ng diaper. Parang gano'n. Oh, so yeah, interesting topic, di ba? Ganda po, diba, pa pala natin. May mga ano, may mga organizer na mga ano to, na mga baby, ano to, di ba? May mga ganun, Jendy, yung mga organizers na mga baby... Ano baby to? Groups po, mga ganun. May group for ano, cloth diaper din, may group for breastfeeding moms. May group, isa pang group na naalala ko, breastfeeding moms, yung cloth diaper. Tsaka yung ano ba 'yon, yung sa sling, yung yung bug. Eh. Oh, yun. Oh, yung kinikerry, yung mga carriers na ginagamit. May ganun din group. Interesting. Yan. Oh, magkaroon tayo ng baby month. Baby month eh. Diba? Yung mga iba't ibang ano, how to prepare, di ba? Yes. Magandang topic. Magandang topic yan. Abangan natin, mga ka-Arky. Yeah. Eh, kamusta, Renzi? Anong pinagkakabisihan mo? Ano bang pinagkakabisihan ko ngayon? Same old. Mag-e-election na, mga ka-Arky. Ayan, pinagkakabisihan natin yan kasi membro tayo ng PPCRB dito sa Oo nga. O, yun. So, pumili again, ha, mga ka-Arky. O, ayan na. Natikman nyo na kung... Ano nangyari sa mga binoto ninyo? Natuloy ba? Oh, di ba? Oh, ayan na. So, kumbaga, let's learn naman from my experience, di ba? Oh, so, kumbaga ngayon, bumoto na tayo ng bumoto ng tama o bumoto ng maayos. Ganun na lang, di ba? Mm-hmm. Yung talagang may plataforma, yung tingin yung hindi yung puro pangako kasi, tingnan nyo. Oh, yung mga binoto nyo ba? 3 years ago, asan ang pangako? Ayan, let that be a lesson for all of us. Actually, ano dapat talaga, mas mapili tayo sa mga local election kasi sila yung direct na may effect sa lifestyle or sa buhay natin, no? And yung iba kasi medyo indifferent pag mga local election kasi simple position. Pero hindi. Kasi minsan, dyan nagsisimula yung mga eventually tatakbo ng... Alam mo yon, ng konsehal, ng congressman, mayor, nagsimula, yes. Diba? Pangalawa, sila din yung gumagawa ng mga batas or yung mga regulations na apektado yung barangay natin, yung city natin, diba? So, pili tayo nung mga alam natin na marunong maglingkod. Sample na nga ka-Arky, ha, kung bakit dapat maayos ang pagboto natin sa local. Halimbawa, yung paghahakot ng basura, trabaho ng local government yan. Yung upkeep ng mga roads, hindi yung mga like major highways like EDSA, yung mga inroads natin sa barangay, problema ng ano yan, local government, yung palengke, yung lahat ng basic sanitation, social welfare, even healthcare, okay?
yung simpleng healthcare, ano yan, tawag nito responsibility ng local government yan. Even yung school buildings, no? Tingnan niyo kung kulang ang school building sa inyo, ang mga local governments meron yang school building fund. Nakalagay yan sa Local Government Code of 1991. So, saan din nadadalang school building fund? So, actually, sa totoo lang, no, basahin nyo yon, magandang isa good reading kung ginagawa lahat ng local governments, yung trabaho nila to its fullest, masarap ang buhay natin. Masarap ang buhay natin. Sa totoo lang. Sa totoo lang talaga. Yung mga federalism, ako, hindi ako naniniwala. Saka local government, hindi talaga. Kasi kung gagawin lang, saka local governments have corporate powers. Ha? Oo, so, tama. Like for example, they can enter into contracts, pwede silang gumawa ng mga joint venture with other local governments. Kunwari, yung mga magkakatabing local governments, pwede silang mag-joint venture na magpatayo ng daan or dam or whatever. Basta, they can do that. They can issue bonds, for example. So, yung mga cold storage facility. Diba? Local governments can issue bonds na ang kabangganon yung income ng facility na yon. Of course, yung facility na yon would also redound to us. Like for example, cold storage facility, imbaka ng mga gulay, di ba? So, ayun, so pumili po tayo ng tama mga karki nang hindi tayo pinipeste talaga. No? Hindi tayo pinipeste ng pangit na daan, pangit na sanitation, pangit na healthcare. So, agree ako dyan. Ayun. Basta ako, Sir Renzi, Sir Fitz, basta ako doon ako sa pinakamagandang jingle. Yun ang iboboto. No, yung may, ano, may recall na jingle, no? Oo. Oh. Tsaka yung pinakagwapo at pinakamaganda sa picture sa ano sa labas ng botohan. Diba? Yung gumamit ng AI, no? Sa poster nila. Oh. Yan na siguro ang gagamit yan sa next na mga talaga? Mga upcoming na mga elections natin, no? Mga AI-generated na posters. Yeah, so mga ka-Arky, ako okay naman and busy. Kita-kita pala yung pimple ko sa noo. Grabe, mahirap talaga pa. Naku-puberty. Naku-conscious ako bigla. Busy sa shooting namin ni Bea. mga ka-Arky, bukas pala meron akong event sa Green Belt 5. Kung makadaan kayo. Yeah, meron kaming launching ng teleserye namin ni Bea. Shoutout sa BPI. Na meron silang special event tomorrow sa Greenbelt 5 sa gallery 2 to 4pm. Libre yon, open to the public. And we will be talking about, ako, I will be talking about investment funds. And si Bea will be talking about yung mga sustainability efforts ng BPI and what we can also do as consumers. Yan. Kasi syempre, very important din yan dahil we only have one planet to live on. So, yun. So, right. Very interesting yung event. Nakita ko na yung agenda o yung program. Yan. So, marami kayong matutunan. Si pangalan nito? Si... Sino? Yung artista. Si Basha. Oh, bakit? Si Basha. Oh. Anong itatok ni Basha? Yun nga. Kasi, sustainability ambassador siya ng BPI. So yung mga efforts ng BPI about mga ESG, 'di ba? Kasi kaparte ng ESG investing, 'di ba? Yung mga Global Sustainable Development Goals. Ayun, na kung paano ini-implement or paano pinupurso ng BPI yung mga Global Development Goals na binigay ng UN. Ayan. Maski ako, marami akong natututunan kasi nagpi-pre-prod meetings kami and all of those. Yun. Sasabihin mo sa kanya na you had me at my worst? Ano ba yung linya na yun? Sasabihin ko sa kanya, bakit parang kasalanan ko? Yun. Pag sinabi niya sa akin na dapat nagre-recycle tayo, sasabihin ko sa kanya, bakit parang kasalanan ko? Yun. Sir Fitz, kung may kung may pa-jacket or pa-damit. Join Fitz, no? Ka-Arky na Fitz. Bukas, 2 to 4pm sa Greenbelt 5. Saan ba ito banda sa Greenbelt 5? Malapit sa Ayala Museum, katabi yata ng Chibo. Yan. Sa baba? Mukhang hindi ka nagsa-shopping sa Greenbelt 5, no? Kasi mga yayamanin yung mga stores doon. Oo, sa Chibo, sa may Chibo. Malapit sa Ayala Museum. Second floor kami nung gallery. Gallery yung pangalan nung place, no? I think nakakabit siya doon sa Ayala Museum. Usually live face to face lang siya talaga.
Ano siya, meron siyang live stream mga ka-Arky sa Facebook page ng BPI. Ayun. So sa mga ka-Arky natin na wala dito. Pwede. Yes. Tinatanong sir Fitz pala Jason, ulit ng ano ba 'yun? Oras po ba 'yun? Nasagot na po ata no. Anong oras to po sir Fitz? Anong oras kasi pala? Walang talk pero may panel and kasama ko si Nick Madrinyan at saka si Nicole Alba. So we'll be talking about mga different stages of investing. So si Nick Madrinyan siya yung sa mga millennials, sa kami ni Nicole yung pang Gen Z. Yun. Okay. Gen Z investing. Okay. So may panel discussion about investing and how should you invest, what should be your financial goals during each stage of your life. Yan. So, maganda yan, ha? So, mukhang magli-leave yata itong si Mark Jason. Alam ko may trabaho to. Hello sa'yo, MJ. Yan. Friend ko to. So, kung pupunta ka man bukas, di kita-kita tayo. open pero, sa public to, sir, no? Tama po ba? Yes, oo. Free lang. Free lalo yan. Lalo na pa mga... Ay, 2 to 4. Naku, baka nasa Makati ako niyan. My gosh. May pagkain ba? Kami meron. Hindi ko alam doon sa mga guest. Kasi meron pa kaming lunch na na pre-prod. So... I'm sure merong ano yon. Para makakapunta ako kasi I just have a 9 AM sa Lipa. Tapos I have to submit something sa Makati ng after that. So I think I can drop by. Yon. Busy tayo. Actually meron pang meron pang activity sa May Glorieta Activity Center bukas Meron parang podcast fair yung Anima podcast and pupunta din ako doon siguro in the morning doon ako tatambay tapos after nung event ko sa BPI doon ako pupunta kasi meron akong mga kailangan ding i-network doon so kung hindi niyo ako maabutan sa doon sa BPI event doon tayo sa May Glorieta Activity Center sa May Palm Drive na doon ako sa podcast festival doon kasi I'll be meeting fellow podcaster friends and some also podcasting colleagues doon. Yan. Pero yung gusto nyo pang makita si Fitz even more, okay, punta lang kayo sa aming YouTube channel kasi ang dami-daming video doon na lang ang laman ni si Fitz. Oo. And of course, some of us. May bagong video, no? Yung risk aversion ni na Sir Fitz. Yes, yung loss aversion. Loss aversion. Tama. Yan. And siguro huling shoutout na rin sa TikTok Philippines. Maraming salamat sa pinadala nilang. Ayan, sabi ko, isa-shoutout ko sila. Ayan, mga libro. Ayan, kasi merong anniversary ng education vertical ng TikTok. So yung mga mahilig sa mga educational videos sa TikTok, mapapansin nyo yung mga educational content creators ay medyo masipag mag-upload ngayong buwan ng October. Ayan. And i-check nyo yung hashtag na BookTok. Ayan, hashtag BookTok. Kasi nagre-review kami ng mga libro dyan. Ayun. So, kung gusto nyo malaman yung mga libro na binabasa ko, i-check nyo yung TikTok account ko at Fitz Villafuerte. Hashtag BookTok. Makikita nyo dun yung mga reasons to read different mga self-development, personal development books. Yun. And ano pa ba? Yun lang. Nako, maraming salamat mga ka-Arky sa pagsama sa atin ngayong gabi. Siyempre, naka-livestream tayo sa ating YouTube channel, youtube.com/wealtharky at sa Facebook page, facebook.com/wealtharky. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button sa ating Facebook, sa ating YouTube channel and follow us on our Facebook page. And ito yung ating kwentuhan weekly, Thursday. At ito rin yung chance ninyo para magtanong sa atin, i-consult sa amin yung mga financial concerns nyo about personal finance, insurance, investments, business, freelancing, etc. And kung meron kayong tanong, pwede nyo siyang i-type sa ating comments or chat section. Pero kung gusto nyong may priority kayo, then of course, pwede tayo magpadala ng super chat or super sticker sa ating YouTube channel and Facebook stars sa ating Facebook page. Okay, nako. So, babatiin natin yung mga kasama natin dito pero siguro bibilisan lang natin kasi napahaba din yung ating kwentuhan. So, binabati natin yung mga ka-Arky natin na kasama ngayon,
simulan natin kay Elsen. Hello, say Elsen. Good evening po hello, sa inyo. Hello, Elsen. Magandang well, gabi. Team replay po muna kasi susundin po namin mamaya yung tita ko sa airport. Ayan, ako. Shoutout daw kay Tita Raquel niya. Hello sa'yo, Tita Raquel. Shoutout sa'yo. Ililibid daw niya kami mamaya sa night market sa Panabo City after namin sunduin. Galing po siyang Korea. Ayun, ako. Ayan sa'yo. Ay, anong sa'yo? Ayan. So, kasama rin natin ngayon si EGT. Ayan. Hello, Wealth Archie. Hello. And si Diane. Ito, lagi din ito nanonood sa atin. Hi, good evening po mga ka-Archie. And yun, yung kanina nagtanong, no, si MJ, si Mark Jason Santos. Yan. Good evening sa'yo. And si Nino Mercurio, good evening mga ka-Arky. Hello, good evening. Yan. Si Den Velasco ay kasama rin natin. Good evening mga ka-Arky. And si Paolo, yan. Good evening sa'yo. Yan. Marami-rami tayo ngayong gabi. No? Hello, good day po. Thank you very much. And of course, kasama natin si Romero. Ayan. Hello, mga sirs. Miss na namin kayo. Tara na dito sa Louis Arelo sa Lapar. And siyempre kasama niya si Luzerne. Hello sa inyo, Luzerne. Hello, Luzerne. Nako, kami hinost ng butihing ano, ni na mga butihing Romero at ano, Luzerne sa kanilang nako, napaka ano, napaka warm and ano, and very ano ba accommodative na home. Nako, binusog kami nitong dalawa na to, kami dalawa ni Fitz. Ayun. So ayun, no. Tapos nakakita kami ni Fitz ng mga pwedeng investment opportunity habang nando doon. Oo, madami pala diyan, mga Arki, ha, yung mga naghahanap ng investment. Okay, oh, consider niyo rin yung mga foreclosed property. Maganda rin 'yon. Tinatila namin na kaya. Yan. Good evening daw. And kasama rin natin si ito si RSE Dutek. RSE Dutek. Yan. Mukhang company account yung ginagamit mo. matagal din ako hindi nakabalik sa Wealth Archie. Thank you mga ka-Archie. Oh, thank you for joining us. Yan. Again. And kasama rin natin si The Passionate Planner PH. Oh. Gandang gabi mga ka-Archie. Good evening. Oh, ang ganda naman si ng ano. Ang ganda naman ng quote. Ah, ni ano? Ni The Passionate Planner. Yan, ako. Oh, may planner kaya to? Oh, baka naman kung may planner ka. we are accepting. Di ba usual na corporate giveaway yan, yung mga planner? Oo, oh, yung mga planner. So baka, yeah, so baka merong extra siya at pwede na pwede niya padala sa atin, di ba? If you have. Yeah, kasama rin natin si Mr. Bean. Oy, good evening mga coaches. I love you. Nako, I love you too. Nako, we love you too. Ganun. Heart. Oh, mga ano. Ayan. Sabi ni MJ MY, miss you. Na-miss ka rin namin. Ah, Mark yun Jason ba yun? Sorry, hindi ko alam. As a Gen Z, alam ko ibig sabihin ng mga yan. Kala ko Malaysia. Or my, oo. Miss you, ibig sabihin ko my ng, lang parang akin. Ng MY. Sorry, Josep. Ayan. And siya pa ba mga kasama natin dito? Si DV Berm, of course. Ayan. Good evening, mga ka-Arty. Thank you for joining us. Mm-hmm. And si Noemi. Good evening po. Si Sir Fitz, ibang level tomorrow. Ka-level si Bea. You had me at my worst. Diba? And si... Ay! Diba ano yun? Generation mo yung movie na yun? Where po ba yun? Tama ba? Ay, hindi. Bravo. Ito, si Randolph Guardiola. Hello po. Oh, hello, Randolph. Magandang Randolph. Thank you for joining us this Thursday. Ayan. So, syempre, itong ating ano, itong ating live stream ay talagang opportunity para sagutin ang yung inyong mga concerns, mga financial concerns. And siguro simulan na natin kasi 30 minutes na tayong nagbabatian ngayon. So, siguro ano ba, Mario, sino ba ang unang sasagutin natin na tanong? Kasi wala akong nakikita nag-aayuda eh. Nakakainis. Oo nga. Madala mo kayo super chat or super sticker dyan. Pero check yung Facebook mo kung nagpapadala ng Facebook star. In fairness, itong unang nagtanong sa atin, eh, alas stress pa lang ng hapon, ay nagtanong na. Wow, oo nga. Oo, ito babasahin ni Miss Jendy yung kay Elsen Ray na mahaba-haba sulitin natin. Oo.
Yeah, number tuloy, number 3 p.m. Ayan. Hingi lang ho ako ng opinion nyo. Na-promote po kasi yung ka-workmate ko. I felt frustrated kasi mas nauna ako ng 3 years sa kanya sa work. Wala rin ho akong bad record sa company. Normal lang po ba na may na makaramdam ng hindi maganda sa nangyari? Introvert ako by nature, pero pag trabaho, trabaho talaga. Dahil po doon ay mas lalo ako nawala ng gana sa work. Naisip ko na rin mag-resign kasi wala ng growth. Nako. Parang natanong din po sa atin slightly. No? Observe po muna. Ay, iba pala po to. Akala ko sa another question pala na yon. Ah, okay. Renzi, anong masasabi mo dito sa ano? Oh, sige. Well, Elsen, ako more than the promotion, parang mas binibigyang diin ko yung growth, yung, you know, your ano, your how you see yourself growing or not growing your company. Kasi natural naman talaga, Elsen, na minsan nauna ka, pero minsan merong mas mapopromote na mas bago pa. I mean, it's a fact of life and we cannot do really anything about it. Kasi pwede naman pagdating sa metrics, eh talagang magaling naman. You know, may mga ganun ding aspeto na nangyayari din minsan. Pero siguro, Elsen, ako, I would rather focus on the growth. So if you don't see yourself growing in the company, kung pwede mo rin gawin is you can do job rotation. Okay, baka for example, nasa operations, nasa sales operations ka, pero feeling mo medyo outgoing ka, right? Baka pwede ka mag-sales or marketing. Tapos baka naman, you know, in the same company, mas mapayabong mo yung skills mo at mas magkaroon ka ng growth by staying in the same company. Kasi, I mean, not for anything else, medyo nakaipon ka na ng retirement dyan, kahit papano, kung matagal-tagal ka na, may vesting period ka na, ilang taon na lang, ano ka na, parang may retirement benefit ka na. So, tingnan mo lang din, Elsen, you can look inside the pen muna, kumbaga sa sariling bakuran, sabihin mo sa ano, sa officer mo or boss mo na I feel na ano, na parang mas gusto ko ng merong growth sa ibang ano, sa ibang department, so and aligned naman yon, so if it's okay, at least yung pasok mo lateral, di ba, saka you still get the same benefit, the same pay, you know, the fixed income that you have, so ayun. But kung wala, then perhaps it's also time to explore the others na rin, ayun, para makita mo na at least, you know, the growth talaga. Kasi sabi nga, di ba, pag gusto mo yung ginagawa mo, then the kaching-kaching will come. Mm-hmm. yun yung take ko dyan. Yan. Kayo? sa akin, growth kasi also involves yung ano eh, being a good communicator and being able to interact with other people. Doon napapasok kasi yung nabanggit mo, Elsen, na introvert. I think it's good na kilala mo yung sarili mo being introvert. And I'm not saying na you change it right away, right? But as you grow older, you will realize din kasi na sometimes intelligence is not enough. Diba? Gwapo ka nga, maganda ka nga, pero hindi ka talking person, hindi ka nakiki-interact. Mas pipiliin ng boss, mas pipiliin ng customer, yung machika. Diba? Sad to say, pero yun talaga eh. Minsan pa nga, diba, nagko-close ng deal sa lupa, nakaka-close ng deal, bibili ng sasakyan yung customer. Diba? Dahil machika yung kausap niya. Diba? So, masakit man, pero totoong ganun ang katotohanan, di ba? And yes, you're going to wait pa naman ng bonus mo. You are married. Another factor kasi baka hindi pa ganun yung pressure sa'yo to really do your best kasi wala ka pang anak. Pag dumating ng anak mo, the pressure is twice, di ba? So ngayon na wala ka pang anak, I think gamitin mo yung sinabi ni Sir Renzi, it's time to explore growth. But at the same time, look inside them to improve, no, yung pagiging introvert natin. Diba? Ayan. Si life coach Jendy, baka mas may mind. Ayan. Yes. No, ano pala, sir, kanina yung fina-flash mo pala, karugtong pala talaga siya nung sinasabi niya. No? Sabi pala ni Elsen sa 308, observe po muna ako, emergency fund ko lang kasi is for 1 month pa. Tayang rin ng Christmas bonus. 33 years old, married, no kids pala siya.
So ayan. Thank you Elsa no sa tanong mo kasi ano, introvert din ako, nag-start sa ano sa workforce. And siguro ano Elsen, kasi yung by default kasi yung brains natin, kapag walang something new talaga sa life, walang growth, nagiging malungkot talaga tayo. So by nature ang tao ganun talaga. So imagine ko na like ako kasi yung pinakamatagal ko sa mga dati kong employer no, yung talagang corporate, no, nasa corporate world ako. 5 years. Nainip na talaga ako pag lumampas na ako ng 5 years. So, hanap ako ng hanap ng bago. Pero tama yung nabanggit din ni Sir Renzi at saka ni Marian kanina na ano rin, tignan din naman natin. Ano. So, in addition to that, kasi maganda rin siguro, Elsen, ano, check mo rin ano ba yung assessment tool na ginagamit ng company. So, makita natin ano yung basis kung bakit na-promote yung coworker natin. Tapos, assess mo rin yung sarili mo. Ano ba yung nakocontribute na natin sa company and ano yung dapat nating i-improve. Ngayon, kung tingin mo naman, nagawa mo talaga yung part mo at hindi ka pa talaga pwedeng umalis dun sa company, hanap ka ng diversion. So, kunwari, ano ba yung hobby mo na gusto mong gawin pero matagal mo nang hindi nagagawa para at least may something new doon sa life mo. Hindi ma-focus dun sa puro trabaho lang. No, parang ginawa ko din yan before. Nung ako ay naiinip na dun sa dati kong work, yung paulit-ulit na routine na talaga yung ginagawa, no? So, once in a while, paunti-unti, nagpe-paint ako, ganun. O kaya lalabas talaga ako with family, ganyan. Pero hindi natin maiwasan, else, pagbalik natin ng work kasi maalala na naman natin, ano? Pero, at the end of the day, siguro pinaka isang magandang basis din, else, no? Dun sa tanong mo, kung ano kaya yung assessment tool na ginamit ng company natin. Kasi, iba kasi yung point of view natin bilang employee, iba rin yung point of view ng employers natin. So, kung nakita naman natin na fair naman yung ginamit naman ng employer natin, siguro it's one way na lang din to improve lalo, ipakita pa natin lalo sa, hindi naman actually to prove ourselves eh, no? But, kumbaga, parang at the end of the day, sabi nga, di ba, dun sa mga nabasa rin natin, sa mga motivational speakers din na kailangan ano yung delivery natin ng work natin na out-deliver natin what is expected of us kahit na saan tayo mapunta. Kasi pagka ganun, definitely lahat naman ng desires natin in life babalik at babalik yan. Pero tama din yung iniisip mo, Elsa, no? Kasi kung ako yan, kung ako yung nasa position mo, nabanggit din ni Sir Renzi kanina, no? Hahanap na rin tayo ng other work opportunity. Pero katulad nun, kung 1 month pa lang emergency fund natin, talagang medyo mag-aabang-abang muna tayo. Kasi mahirap din, mag-jump tayo to another company ng hindi pa sufficient yung emergency fund natin. No? Kasi mahirap din yan. Kasi kahit na sabihin natin, wala pa tayong kids, but you're married, syempre, iba rin ang gastos pag married na. No? So ako, tingin ko, Elsen, ano lang muna. Ano yung number one, ano yung assessment tool na ginamit ng employer para mas masagot mo yung tanong mo. No? Tapos pangalawa, mas eto na yung opportunity, lalo mas improve mo yung sarili mo. Then pangatlo, hanap ka rin ng diversion na ang mood mo, maging masaya ka rin everyday para hindi din muna doon ma-focus habang nag-aantay ka kung ano talaga yung career na gusto mo ulit. No? Kasi pag introvert, mahirap talaga mag-express ng sarili. No? So, nagsimula akong introvert yun, parang ambivert na ata naman. No? Kahit pa paano. Minsan nag-express na rin, pero lumalabas talaga yung dominant ko. Introvert pa rin talaga. So, pag hindi rin ako kinausap, hindi ako magsasalita. So, kaya naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Elsen. Kahit na gusto ko magreklamo dati, hindi ako makasalita kasi, di ba, alam nyo na, ayoko talaga magsalita, ayoko ng conflict, ganun kasi, pag-introvert. So, yun lang. So, kaya Elsen, ano, good luck, no, dun sa, ano, paghahanap natin ng bagong career. And, yun lang, make sure talaga na talagang 3 to 6 months worth ng emergency fund bago tayo mag-jump doon sa next na career na gusto natin. Ayan. Yeah. Ako, yun na lang siguro yung emphasize ko. Buuin mo yung emergency fund mo kasi pag may emergency fund ka, mas marami kang options, no? So, you can find another job, pursue a new career, even start your own business, di ba? Hindi natin alam kung ano exactly yung nangyari sa office, but it's unfortunate na yun nga, na hindi na-pass over ka doon sa promotion. But at the end of the day, yung financial security natin, yun yung magbibigay din sa atin ng choices, ng options. So, sa tingin ko, yun yung ano natin, pwede nating bigyan ng focus, yung mabuo yung emergency fund, and then you'll see that more doors will open for you kapag hindi ka kinakabahan kung saan kukuha ng pera pang kain mo. No? So, yun. Maraming salamat, Elsen, sa iyong question. Thank you, Elsen. And
hello ulit sa iyong tita Raquel na galing Korea. Tita. Ayan. Anyo. May mga nag-ayuda sa atin eh, no? Nakita ko, oh. Ayan. Oo, si Romel Jimenez, nagpadala ng 7.29 dirhams. Good evening, friends. Work from home, kaya naka-join. Ako, maraming maraming salamat, Romel. Ayan. Hello, thank you very much. And also si Mr. Bean Oy. No? Si, Mr. Bean. Oh, sabi ni, coaches, may nagbebenta sa akin ng bahay. Mura lang po. Mura lang, pero tinapat ako ng may-ari na haunted house daw. Nako. Great deal siya. Maganda location. Okay lang ba na kunin ko na? Maraming salamat sa 125 pesos na super chat. And thank you. Maraming salamat sa iyong Halloween themed na question bilang mag... Parang tumayong balagibo ko. Napapanahon. Na mag-Halloween in... Napapanahon. Ano ba? Oo. O kayo, ano masasabi niyo dito sa tanong ni Mr. Bean? Ito? Well, meron akong ano eh, meron akong sagot na. O di ano, kung haunted house, edi gawin mong ano, gawin mong horror, gawin mong horror, horror house. Mangolekta ka ng ano, mangolekta ka ng entrance fee. Oo. But seriously though, no, may feeling mo na, kasi dalawa lang yun eh, either titirhan mo siya, or ibebenta mo siya. Right? Mm. Or pangatlo pala, or benta by paparenta. Or paparenta mo. Kung I don't think titirhan mo siya. Okay? Kung paparenta mo naman siya, well, pwede mo namang i-highlight yung strengths ng bahay, no? At kung itanong na lang, pwede saka mo na lang sabihin na haunted house siya. Pero lalabas at lalabas din eh, di ba? So parang yes, hindi magandang option 'yon. So well, pangalawang option is, pwede mo naman siyang i-flip din in the future, di ba? Tapos yun lang, kung merong willing din in the future na ano, na bumili, maski, you know, despite the fact na may ganong aspeto, then malay mo. Pero siguro, ako lang dyan, if you, parang, pag, ano lang yan eh, parang pagluluto lang yan eh. If you don't want to eat your own cooking, then don't, you know, wag na lang. Yun lang yung akin. I don't know with the others. Kayo? Parang ano po kasi, actually kung sabi niya kasi po, di ba, mumura, tapos mukhang good deal talaga binigay sa kanya. Siguro financially, ano, okay siya. Pero kung ano man yung plan mo, kung titirahan man or gagawing commercial or ipaparent, baka eventually maging problem siya in the future kasi baka yung magreklamo yung magre-rent or may something, di ba? I mean, iba-iba kasi tayo ng belief pagdating dyan, di ba? Pero ako, baka hindi eh. Biglang dinerecho. Ako baka hindi. Kasi ano, parang pili ko baka maging problema ko siya. Kasi kahit na okay naman yung bahay ko, tapos yung tapat, sasabihin sa akin, oh, Jendy, yung tapat na bahay, ganito, ganun-ganun. So parang hindi rin ako matatahimik. Parang hindi pala spirit yung natahimik, ako yung hindi natahimik. Diba? So, yun lang naman. Pero, observe mo din siguro, no, Mr. Bean, kasi, paano mo ba nalaman na haunted house siya talagang sinabi? Ah, tinapat siya nung may-ari na haunted house na. Oo. Tsaka ano ba tong bahay na to? As in, bahay lang siya? O anong ginawa dun sa bahay na yun? Ba't din binenta sa'yo? Yun din. Alamin mo din kung bakit. Kasi baka yun din yung problema niya. So, kung kahit na good deal siya, tapos kaya pala niya binenta kasi baka mamaya ganun din yung na-experience, wala siyang peace of mind. Baka ikaw yung sumalo nung walang peace of mind naman this time. Mm-hmm. Alamin mo rin. Yan. Ako parang ano yan eh, yung sa foreclosed properties, di ba? May mga foreclosed properties na may nakatira pa doon na totoong tao, di ba? And I think sinasabi ng mga real estate professionals, hindi rin advisable na bumili ng foreclosed property na meron pang nakatira doon. Lalo na kung hindi siya cooperative. Diba? So same lang din. Ito, hindi mo nakikita. Nararamdaman mo yung nakatira. Maari mong siyang maramdaman. Pero kung ayaw mo ng mga ganong moments, solve na lang din. Same as Jay. Ako, magbibigay ako ng ibang perspective sa iyo, Mr. Bean. No? So, unang-una, wag mo muna isipin yung, na haunted house siya. Ano na, as a property lang, meron ba siyang opportunity? Ano ba yung purpose mo? Iba buy and sell mo ba? Paparent mo? Etc. No? Kasi kung
hindi naman siya profitable or it doesn't make sense regardless kung haunted house siya o hindi. There's no point of view in going into the deal. So ngayon, kunwari may opportunity siya, let's just say na maganda yung location, pero yun nga, no, haunted house daw. Ipa-inspect mo yung property, you ask ano ba yung reasons, bakit sinabing haunted house, kumuha ka ng mga first-hand account ng mga naka-experience doon. Kasi minsan, baka mamaya, ano lang siya, urban legend. Ano yun? O baka wala. Oo, narinig ko kasi, narinig ko ganyan-ganyan. And one, siguro similar case in point is, meron akong friend, although kasi nasa, ano siya, nasa New York siya, no? Merong isang pad doon, unit, no, na sobrang mura yung rent. Eh, sa New York yun, di ba? Prime real estate doon. And nung tinanong ko, bakit dyan ka nag-re-rent? Kasi sabi niya, hindi naman daw totoo yung sabi-sabi na ghost, may haunted siya. Pero kasi yung first-hand account ng mga dating nakatira doon, pag nandun daw sila, parang mabigat yung dibdib nila, hindi sila mapakali, etc. Ganyan-ganyan. But eventually, nung pina-inspect niya sa isang safety officer doon, nakita na merong very, very small na leak ng carbon dioxide or basta yung ma-heater doon sa system. And if you inhale yung carbon monoxide or carbon dioxide in small doses, it induces anxiety doon sa isang tao. So, probably yun yung reason kung bakit feeling nung mga nakatira doon, eh, hindi sila mapakali, feeling nila haunted, etc. So, something like that. So, baka mamaya, meron naman palang explanation kung bakit sinasabi ng mga tao na haunted house siya. But at the end of the day, worst case scenario na talagang, ano, pwede mong ibenta sa isang atheist or sa isang, alam mo yun, hindi naniniwala sa, kasi those people also exist, di ba? Oo. Kasi kung good deal talaga siya, irrelevant yung mga ghost stories dyan sa isang, hindi naman naniniwala in the first place sa isang moto. But before you do all that, i-treat mo muna yung property as is, no, objectively. May opportunity ba siya? Maganda ba siyang property in the first place? Okay, so yun. Sir, may dadagdag lang pala ako. Minsan kasi, di ba, style yun eh. Pag mura kunwari yung location niya, di ba? Good yung location niya. Tapos dalawa na yung buyer. Ano yung sasabihin mo dun sa isa na mababa ang bid? Haunted house siya. Para ma-discourage siya. Tapos yung matitira, yung higher bidder, di ba? So, pwede rin style yun ng mga seller, di ba? Oo, pwede nga, no? So, for me, kung ganun, i-verify niya. So, magtanong siya sa barangay, di ba? Kasi yung mga kagawad, mga tanod, baka may additional story sila. Di ba? May nagpaparamdam ba dito? Sir, wala naman eh. Wala naman, boss. Oo, tama. Baka mamaya. Oo, diba? Mga tricycle driver, mga kapitbahay, may nagpaparamdam ba dyan? Wala naman kami napalitaan dyan. Pero pag nagsabi sila, meron kasing namatay dyan, ganun. Pag crime scene, siguro doon ako magdadalawang isip kasi 'di ba? Baka mamaya may kaso pa 'yan, 'di ba? Baka biglang pumunta yung NBI, gagamitin for evidence, you have to move out. So may mga ganun legal complications. So you have to know the history of the place. Yeah. Oh. 'Yun, nako. Maraming salamat, Mr. Bean. At I hope may nasulit namin yung 125 pesos mo. Yung napapanahon na tanong. Oo. Pero kung gusto niyo pa ng mga Halloween-themed na topics, pwede niyo i-check sa ating YouTube channel yung paranormal videos natin. Tama. Yung mga sweldo natin na bigla na lang naglalaho. Ayan, paano natin i-avoid or i-exorcise yung mga paranormal activities natin sa ating budget. So maraming salamat ulit. Ano? Question, Sir Fitz. Ah, meron pa. Oo, so, ano yung next? Okay. Tama po ba ako? 744. Okay, sige. Yes. Ayan. Sige po, ako na pong mag-read. Ano po masasabi niyo daw sa research na mas successful ang mga attractive na tao? Yun. Um, oh, ayan.
ano, paano ba? Sorry, bakit parang kasalanan ko? Pero totoo, I mean, I also came across something like that, na yung mga mas matatangkad, you know, na yung attractive people tend to be promoted. Then to be promoted well, and yun nga, no? Pero siguro, I think, mas may background to on anthropology. I think lang, ha? Parang, syempre, pagdating sa tangkad, parang, at the end of the day, we still have our animal instincts, eh, kahit paanong sabihin mo. So, syempre, pag mas matangkad, ibig sabihin nun, from our animal, ano, kumbaga animal instinct or animal brain, na para mas matangkad, mas dominant. So, pag mas dominant, mas, you know, mas marilig yung organization. May mga ganun ding aspeto. So I think it's there, no? It's a fact. Pero meron din namang successful, at marami na namang successful na how do I say it tactfully? Not conventionally good looking. Oo, ganun. na hindi sensitive ang ano, hindi sensitive ang kanilang pag-angat dun sa ano, dun sa tawag nito, dun sa kanilang ano, kanilang looks, 'di ba? And siguro kung whether you're attractive or not, siguro at the end of the day is alamin mo lang, parang strength and weakness lang 'yan, eh, 'di ba? Kung feeling mo naman na hindi ka attractive, you know, conventionally, then I'm sure naman may iba kang talent, 'di ba, na panghila, right? So ganun lang 'yun, kumbaga play your strength, 'di ba? Parang sabi nga, life is a poker game, you are not dealt a lot of times the best cards. You just make do with the cards that you are dealt with and that you have. So, kumbaga, kung anong meron ka, parang kay Elson kanina, pagyamanin mo, payabungin mo, and ando doon ang ano, ando doon ang, I think, nando ng swerte at nando doon ang success. Merong ano, ha, ako naman, as an example, merong mga basketball players na hindi naman ganun ka-attractive. Pero pag nakita mo yung partners nila, mga misis nila, very attractive. So, bakit? Siyempre. O, bakit nga? Oo, di ba? Bakit ganun? Iwan ko na lang yung tanong na yun. Siguro magaling nga sila sa basketball, di ba? Ginagawa nila sa kung ano yung meron sila, di ba? Dahil magaling na magaling silang basketball players, sikat sila. They get rich, and then they get the partner that they want. Yan. So hindi ano, hindi ibig sabihin kailangan gwapo ka talaga. So kung magaling ka magbasketball, magaling ka magpaint, 'di ba? Magaling ka sa ginagawa mo, it will come. At saka ano, not for anything, Mr. Bina, tingnan mo yung mga leader na mga quote-unquote kulto. 'Di ba? Hindi naman natin yung parang recent lang na lumabas sa news, kagwapo ba noon? 'Di ba? Pero in a way, you know, they're successful kasi siguro, yun nga, magaling magsalita, they have that charisma, you know, with dealing with other people. So, yun, dagdag ko lang din. Yan. And siguro, ang i-advise ko sa'yo, Mr. Bean Oinos, each person, meron tayong mga strengths, eh, no? So, we play on our strengths. So, yung mga successful na mga attractive na tao, they probably use that as their strength. Kaya yun yung unfair advantage sila. Pero kasi may mga successful na tao kasi matalino, may successful na tao kasi charming, magaling magsalita. At yun yung ginagamit nila para maging successful. Pagdating sa society, syempre merong mga bias yan. But it doesn't mean na impossible for you to become successful kung hindi ka conventionally attractive, di ba? Sabi nga ni Renzi, mas mataas yung potential na maging successful ng mga matatangkad or mas marami silang opportunities. It doesn't mean na lahat ng opportunities nasa kanila. Di ba? Pwede mo pa rin ma-grab yun. No? And siguro, I'll end by sharing with you si Jeff Bezos, di ba? Si Jeff Bezos, isa sa mga bilyonaryo sa mundo, no? Pero if you look at yung before and after niya, di ba? Dati mukha siyang geek. Yan, pero ngayon so iba talaga nagagawa ng pera, no? Ayun. Baka kasi yung mga in-interview nilang mga successful people, mga attractive na, pero they should
also, I don't know the exact details of the study, baka itong mga na-interview nilang mga successful people na attractive was before, hindi sila yung mga conventionally attractive ang itsura, di ba? So, at the end of the day, it's all about knowing yung unfair advantage mo. Yun na lang yung masasabi ko. Ano ba yung unfair advantage mo sa iba? Yung iba, ang unfair advantage is yung looks. Yung iba, ang unfair advantage is yung intelligence. Yung iba, yung charm, personality. Yung iba, maski yung sense of humor, di ba? Yun. And, you play on that, you use that to your advantage para yung odds go to your favor. Yun. Tama. Kasi hindi ko yung unfair. Hindi lahat ng komedyante is magaganda at gwapo. Di ba yung mga ibang komedyante, iba nga, sila pa yung unconventionally, you know. Diba? Yeah. Tsaka sir, di ba ano, yung strengths nila na yan, that makes them attractive. Yun that's kasi right. Yun yung ano. Tsaka pagka kasi ano, ginagamit nila yung strengths nila sa tamang paraan, no, lumalabas yung confidence. So, nag-iiba yung aura ng tao. Yes. Kaya, oo. You know, Mr. Bean, uy. So, kaya akala natin, pag attractive lang sila lang yung successful, di ba? So, eh, minsan nga katulad ng sabi ni Sir Fitz kanina, yung iba magaling magsalita, yung iba naman sobrang matalino. Eh, may mga tao kasi attracted sa magaling magsalita, may attracted sa matalino, or nabanggit naman ni Marian kanina, yung kunwari magaling mag-paint, iba attracted sa ganun. So, pag lumalabas yung ginagamit natin, strengths natin, lumalabas yung confidence kasi natin. So, nag-iba yung aura natin. Masaya ka, happy ka, parang sobrang, feeling mo ikaw yung pinaka-pogi tsaka pinaka-maganda sa mundo. Ganun yung pakiramdam. So, hindi masama, Jenty, na may kasamang pera na rin, di ba? Yeah, oo. Maraming pera na rin. Everything will follow din eh, di ba? No? Pati money. Oh, oh. Version 2.0. Yes. Nako, punta ka lang sa ano eh. Sa palengke o kaya sa tricycle terminal eh, masasabihan ka doon, pogi, sakay na, pogi, bili na. Yun. Kung mababa yung self-confidence mo, punta ka sa palengke o sa mga tricycle terminal. Tataas yung self-esteem mo doon. Confidence booster, mababalidate ka doon. Oo, yan. Nako, maraming salamat, Mr. Bean. Oy, si Romel ba merong tanong sa atin? Yan, nagbigay din sa atin ng 7.29 dirham kanina. Ito, pwede magtanong at inquire sa mga... ito, yung suggestion ni Romeldo sa haunted house, no? Pwede daw mag-inquire sa mga... At tingnan yung mga CCTVs din. Oo, pwede rin. Just check, no? Sa panahon ngayon, marami na rin mga naka-install na CCTVs. And pwede i-check kung talaga bang merong paranormal activity dun sa area na yun. Oo, anyway, parang ano, no? Anong, what movie is that? Yung naka-CCTV yung... gumagalaw na lang. Paranormal activity. paranormal activity. Yeah. Siguro habang chine-check ni, sino ba? Ipaki-check na lang kung sino yung next question natin. Ipopromote ko lang yung ating ano, no? Christmas voucher. Hindi, mga voucher. Inaayos ko pa, pero sa website natin, sa wealtharchy.com, magkakaroon tayo ng section kung saan pwede kayong bumili ng voucher, financial consultation and financial plan voucher. And of course, itong voucher na to, pwede nyo ngayon siyang iregalo sa mga kaibigan nyo at mga kapamilya ngayong Pasko. So inaayos ko lang, hopefully, matest ko na siya tonight and available na tomorrow or by Saturday. And pwede kayo gawin ng PayPal or... which is kasama na yung credit card and debit card and pay via Maya and GCash. So, ayusin ko lang kasi iti-testing ko lang. But once this is activated, you can buy vouchers or gift certificates for your loved ones and friends as gift. No, pwede nyo ibigay sa kanila. Tapos, pag kinlaim nila sa atin, yun, mabibigyan natin sila ng one-on-one consultation and a customized financial plan. Yeah. So abangan niyo yung announcement siguro sa Facebook page natin kung ano yung link, but it will be at our website sa wealtharchy.com. Lalagyan ko na lang doon sa sidebar siguro ng shortcut once it is activated. Yun, nako. So kung nag-isip kayo ng maganda kapatid, this Christmas, something unique, yan you can. Ayan, medyo nagahang si Sir Fitz. Oo. Akala ko ako. Oo. Ayan, so yung sa voucher nag-lag yung akin, no? Nag-lag yata ako.
Oo. And of course, no, yung mga libro natin, no, yung Ready to Be Rich ni Karki Fitz at yung aming ano, Money Troubleshooters, ayan, available sa National Bookstore. Pwede nyo rin makuha sa amin directly. Ayan, mga pwedeng pang-gift at pang-bili ng Christmas bonus, di ba? Christmas bonus. Ang kanta. Mm-hmm. Yan. Yeah, siguro mga last ano ba, last 2 or 3 questions lang kasi mag-yes, yes, last 2 or 3. Sino bang ayan, basahin ko yung 749 dahil para kay Miss Jendy naman to. Ayan. Ask ko lang, coach, are all financial advisors trustworthy? Minsan ba they do something that benefits them than you? Mm-hmm. Ganda ng tanong ni ano, Mr. Bean. Baka ano, baka after nito ano may mag-message sa akin na financial advisor friend ko. Kasi hindi, pero to be honest naman din ano, mga ka-Arky, hindi lahat talaga trustworthy and hindi naman natin maipag ano bang sa term na Tagalog, may pagkakailaba sa Tagalog na financial advisors are also salespeople. So may times talaga nakaka-encounter tayo ng advisors na medyo it would benefit them instead of you. Kaya ngayon yung ginagawa natin dito sa WealthRT na once na meron kayong options na galing sa mga financial advisors, mm-hmm. we help you mag-decide alin talaga yung dapat na plan na dapat talaga para sa inyo. And that's also the reason, ano rin, talagang grateful ako sa WealthRT kasi as a financial advisor, ano lang din yung practice natin, kung anong practice natin sa WealthRT na kung ano yung dapat na life insurance policy na kinukuha ng I think hindi lang naman sa life insurance yung ginagamit yung financial advisors na ngayon ano. Meron ding ibang financial product na ang ano ang tawag doon yung pinaka sales channel nila is the financial advisor din yung tawag. So kailangan maging ano tayo mas matalino and mas mabusisi sa pag-check ng pinapakita nilang options. Tsaka ano naman ngayon nasa website na lahat ng products ng mga company. So, you can also make your own research. Tapos kami naman, nandito naman kami para ma-assist din kayo, no? So, kunyari, may isang financial advisor from this institution, another financial advisor from this institution. Dito naman sa WealthRT, ginagawa natin ng comparison yun. So, para at the end of the day, ang magbe-benefit kayo pa rin, mga ka-RT. Pero, balikan ko yung tanong ni Mr. Bean. Unfortunately, hindi po lahat ay trustworthy talaga, no? So, depende kung paano po sila na-train ng kanila pong mga team, no? So, iba-iba po talaga. So, ano naman po yan, madidiscover natin na trustworthy yung financial advisor natin if from the very beginning, tas nakakuha tayo ng product dun sa financial advisor, even after nakakuha kayo ng product sa financial advisor, andyan lang siya to give you financial advices na fair, yun, talaga trustworthy. It's a relationship po kasi, hindi siya nag- start and end doon sa inquiry lang ng pinaka-financial product. Ayan. So, pero Mr. Bean, patulungan ka namin once na ikaw ay mayroong meron kang gagawin na financial move, no? So email mo lang kami at admin@wealtharky.com para mas matulungan ka namin. Yeah, para at least ma-rule out kung trustworthy or hindi yung FA, no, na nakausap mo. Ayan. Tama. Tama. Mm-hmm. Pwedeng ano eh no, humingi sa atin ng parang second opinion kung meron silang na-receive na financial plan or proposal for a policy. Just pasilip like sa doctor, 'di ba? O pwede kang mag-second opinion o pwede may pasilip sa amin. Yan. Imarites mo sa amin kung tama ba 'yung Yun. Ano, last two questions? Yeah. Sino bang... Sige. Oo. DV Berm 756. What are the possible effects of the Maharlika Investment Fund on the Philippine stock market in general? Would it make land bank and DPP unstable? Well, di ba ano? Suspended yung implementation. Suspended. Oh. Pero di ba ano, nakalagak na ng pondo yung DPP sa kayong land bank tapos binang sinuspend. Oo. Parang hindi yata naibigay, parang in-exempt yung land bank kasi nga mag-go below dun sa required ng BSP yung land bank na liquid assets. Kaya in-stop, tapos yun, ngayon suspended yung implementation. So magulo pa rin siya. So para sa akin ha, it's hard to know kung ano yung magiging effect ng
Maharlika Fund sa Philippine economy and the stock market until it actually starts being implemented. Kasi sobrang dami pa rin mga question mark. So, yun lang yung sa akin dito. Yun. Ano ba, chismis mo, Renzi? Wait and see pa din yung mga investors. Yeah, pero syempre, of course, what they do with this one is, syempre, may mga investors kasi na sensitive sa mga ganyan, lalo na yung mga foreign investors, big things sa kanila yung ESG, big things sa kanila yung mga, like for example, ang Europe, sensitive yan sa mga human rights issues, di ba? So, itong mga qualitative na to, not just the quantitative, like the GDP figures, ngayon mga qualitative like governance, yan, tapos human rights, tinitingnan din yan. So, it adds flavor, no? And, kumbaga, part of the decision making as well. So, sa akin, is that, mas maganda kung maganda yung pamamalakad, di ba, ng gobyerno. I mean, wala namang wawala sa atin kung gumana yung pamamalakad, di ba? So, I think it's in our best interest as well to really have people govern and use all of these funds very well. Ayun, parang magmuna lang isipin siguro yung mga foreign investors, for example. Isipin mo na yung sa sarili nating bakuran, di ba? And I think that's more important. Mm-hmm. Ayan, ako naman as an investor, kung hindi naman ako, wala naman akong account sa non-bank or DPP, I would personally still be okay. Pero kung may account ako sa non-bank and DPP, kasi nga 'di ba, yung pangpondo dun sa Maharlika Investment Fund nagagaling dun sa pera ng non-bank and DPP. Medyo kakabahan ako ng konti. Yun ang masasabi ko. Masyado kasing all-encompassing pa yung structure ng Maharlika Investment Fund. Sabi nung isang analyst na napanood ko, sana gawin nila itong mas specific. Para saan ba ito? Diba? So siguro yun yung time ngayon kaya siya nire-review o kaya siya sinuspend for now para pagbutihan pa siya si MIF. Yan. Ako. Meron pa ba tayong last question? I think last question na to kay Randolph. Kay Randolph. Yan. Gandang gabi mga ka-Arky. Ask ko lang po, okay po ba mag-invest now? Bagong COL, Strategic Growth. Nakita ko nga to. Thank you po. Anong laman? Hindi ko familiar sa laman. Hingin natin si Strategic Growth Fund. More of equity siya eh. Na may konting debt instruments. Debt instrument. Sige. Ako, binubuksan ko siya. Diba? Ang dami strategic growth fund. Ha? May Soldivo, merong PhilAm Strategic, ay kadami-daming growth fund. Talaga, naging choppy yung ating internet. Ano masasabi niyo dito sa CSG? Sa Call Strategic Growth Fund. Equity fund, basically. I-analyze natin ang fund fact sheet. Ayan. Parang last time I check, parang wala pa siya among the mutual funds. So, mukhang UIT. Ah, hindi. Mutual fund siya. Okay. Mm-hmm. It's a mutual fund. Tapos, yung latest fact sheet nito, ay, prospectus ang Well, tingnan natin. Parties involved. Mahaba-haba itong prospectus na to. Ah, maliit lang yung fund. 50 million total assets as of end 2022. So, mukhang kung maliit ang fund, well, it can go in and out of the market, no? So, kumbaga, mabilis yan to take opportunities. And kung halimbawa, medyo down ang market, mabilis ding lumabas, no? Pero paano ba to? Risk, the usual. Hindi ko pa makita kasi yung laman niya. I'm looking at the prospectus right now. Liability, hiding complaints. Sige, pwede muna tayong kumuha ng ibang question. Ibang kalabasan natin ng prospectus. Hindi ko rin para sa akin, it will be the same as any other equity or strategic growth fund. So, kung
may more information ka about it sa prospectus and all, and you like what you're seeing, then I think you can definitely go with it. But if you want yung mga mas stable, and I don't want to say mas stable, mas malaki ng mga fund, marami ding mga ibang mga strategic growth fund eh. So, in the Philippine market, halos pare-pareho rin yung magiging performance niyan eh, pag umakyat ulit yung stock market, no? It's just a matter of, ang advantage itong call strategic growth fund, being small, mas ano pa siya. Anong tawag mo doon, Renzi? Yung agile ba siya? Agile pa siya. So, unlike yung sabi natin ng Philequity, equity, yung Philequity equity kasi, ang laki-laki niya na, so, hindi na siya ganun ka-agile, ito na doon dati. Parang 10-wheeler truck na siya. Yes. But over the long term, pare-pareho rin naman, almost, no, yung magiging performance niyan. So, ito rin po ba yun? Yung, although sa ramp where yung nakita ko na information, na parang minimum investment niya is 500. Minimum additional investment is 100. Pero mataas po ata yung management fee niya, 2.5% per annum. Malamang. Malaki pwede ang management fee kung nasa 2.5. Tapos entry range, 3%. Hindi ba Soldivo yan? Or hindi kasi po, nakalagay po, call strategic growth. Ayun. Kung sa Rampver, malamang i-offer din ni Rampver yan. Well, so, you can try. Yeah, you can try. Kung 500 lang naman ang ano, 500 lang naman ang minimum, you can try. Tapos, but ako, pwede namang ano eh, pwede namang meron kang fund na yung malaki, like the usual players in the market, the big ones. Tapos pwedeng 10%, you know, of your equity portfolio, pwede dito. Para at least, medyo you get your feet wet, saka nasusubuk-subukan mo rin siya. Mm-hmm. Yun. Nako. Yun, sa akin, aside from the COL Strategic Growth Fund, haluan din natin ng mga global funds. Diba? Para mas mataas yung ating return. Diba? So, wag lang mag-focus sa mga local securities. Diba? Check din natin yung US or global. And at the same time, ibabangga rin natin, number one, sa risk appetite natin, are we an aggressive investor? And number two, sa ating time horizon. Kasi nga, meron tayong principle of matching na tinatawag. Ayan. So, good luck, no, sa Call Strategic Growth Fund. Okay, pero, naku, pero merong isang fund na maraming kumita, alam ko. Ano? In 11 days, 100. In 11 days, kumita. Confidential fund. Yan. So, ay, hello sa'yo, Jay Martin, na nakaabot pa. Pero magpapaalam na rin tayo ngayon. Ayan. Oo. Tapos, sabi ni Livy Berm, BBM said today it will push through by the end of the year despite the red flags. Well, let's see. Marami naman siyang sinabi na hindi din natupad. So, tingnan natin kung matutupad by the end of the year, no? And sabi ni Mr. Binay, coaches, makakabawan pa kaya ang dito? Siguro ito na lang sagot ko dyan, no? It really depends on the company if it will become profitable. Kasi at the end of the day, the stock price follows the profitability of the company. And hanggat hindi dumadami yung mga kilala mong gumagamit ng dito, then I don't think the stock or the share price will go up. So, dun mo mararamdaman, dun mo makikita kung meron siyang growth potential. If more and more people are using dito SIM cards, then probably there's always a chance. But hanggat ako kasi wala akong kilalang gumagamit ng dito as their primary line, so hanggat hindi nangyayari, I don't think babawi siya, no? And siguro one last, meron ako nakita na magsa-start na yung short selling sa PSE. So may nakita akong ano to, parang memorandum galing sa PSE na they want to implement yung short selling by November 6, no? So, siguro mga ka-RK, ito yung medyo aabang-abangan natin, lalo na yung mga nag-trade sa stock market, kung paano i-implement ito.
and look for announcements sa ating stockbroker regarding this, no? So yan, PSE memorandum CN 203-0056. Yan. Narinig mo na ba to, Renzi? Not yet. Pero of course, mga ka-RTQ, if you want to know more about short selling, we have a video sa ating web, sa ating YouTube channel. Hanapin niyo doon sa Wealth RQ YouTube channel yung short selling. Okay. All right. So mayroon tanong si Ramram na bakit pangit ang single pay VUL? It depende yun. Depende yun. At maraming mahaba pang discussion to. Siguro next week na lang, Ramram, natin yan sasagutin. So maraming salamat mga ka-Arky sa pagsama ulit ngayong gabi sa atin live stream. Maraming salamat kay Romel at saka kay Mr. Bean Oy sa pinadala ninyong super chat. And mga parting words natin, Marion. Maraming salamat mga ka-RK sa panonood ngayong Thursday night na ito. So we'll see you again next Thursday, 7:30 p.m. Manila time. Don't forget to subscribe to our channel. And remember, financial literacy is the great equalizer. Ayan, Jendy. Ayan po. Salamat po mga ka-RK sa pagsama naman po sa amin ngayong Thursday. And as always po, tayo po yung magplano para maaga po tayo makapag-retire at mas mahaba po natin makasama ang ating families. Yan. Ingat po kayo lagi. Alright, Renzi. Ayan, maraming salamat mga ka-RQ once again this coming Thursday. And again, no, pag nakita nyo kami sa public, ayun, mag-hi lang kayo sa amin. Ayan, tapos kayo. Pwede tayo mag-selfie para naman, ano, we see ourselves in the flesh, di ba? Hindi lang virtual. Yeah. So again, huwag kalimutan, eat right, move right, and sleep right kasi ang ating katawan ang ating unang puhunan. Alright. Now, maraming salamat mga ka-RK. See you ulit next week. Please remember to subscribe to our YouTube channel, youtube.com/wealthrk. Follow our Facebook page, facebook.com/wealthrk. And kung gusto niyo ng financial consultation, you can always email us at admin@wealthrk.com. So, sa mga hindi natin nabate, hindi natin nasagot yung mga tanong, pasensya na, bawi na lang tayo next week. And you can always just message us sa Facebook or email us kung meron kayong urgent na financial concerns and tingnan natin kung paano natin kayo matutulungan. And of course, enjoy the rest of the week. Have a good weekend. Have a productive week next week. Sa mga pupunta bukas sa Greenbelt and Glorieta, hanapin nyo lang ako. Lapit lang kayo pag nakita nyo ako. Ha? And yun. Maraming salamat. Thank you and have a great evening. All right? Bye-bye.